Good evening, Internet Universe, and welcome to this weekend episode of A Healthy Chat. Ako po ang inyong host, Dr. Atu Basco po. Basta po pumatak ng Sabado, 9 o'clock ng gabi, Philippine Standard Time. Anong oras niyan, Healthy Chatters? Time for your Healthy Chat. Kaya samahan niyo po ako para sa isang oras na pagkwentuhan natin tungkol sa mga bagay-bagay, meaningful conversations, sensible talk, and relevant topics. Dito po sa Healthy Chat, mga kwento ninyo, merong kwenta. Kaya tara na, let's get it on people, here we go! Hello there, Internet Universe. It's time for your Healthy Chat. Tara na! Good evening, everyone, and welcome to this weekend episode of A Healthy Chat. I'm your host, Dr. Atu Basco po. Naku, saang sulok man kayo ng daigdig, north, south, east, at west, basta meron kang internet connection, Healthy Chat na yan. Kaya magpa-watch party na. Dahil dito po, pwede kayong magpa-shout out, pwede kayong magpabati, ha? Pwede rin po kayong magpakanta. Kung anong request po ninyo, kayo po ang bida dito sa A Healthy Chat. Uy, binabati po natin ng happy silver wedding anniversary. 25 years na po ang mag-asamang doktor, Dr. Joseph Amado Galvez at Elaine Eusebio Galvez. Happy anniversary sa inyong dalawa, ha? At sana mai-share nyo naman sa amin ang sikreto ng masaya at malwalhating pagsasama. Enjoy ninyo ang 25 years and more coming your way. Pagbati po mula sa A Healthy Chat. Ayan na. Ako, napakarami po ng mga nagse-celebrate ng birthday, kagaya ni Ate Bengbeng, Antonieta Priscilla, ha? Happy birthday sa iyo, Ate Bengbeng. Ikaw ay 53 na ba? 56, no? At doon pa po sa mga darating na mga araw, binabati ko ang aking kapatid. Nag-iisang kapatid ko, si Geraldine Basco. Birthday niya sa January 12, no? At sa aking nanay, na si Martha Priscilla Basco, sa January 17. Ayan, ha? Napakarami po nating dapat ipagpasalamat. Pero Internet Universe, ha? Ito po ang malaking tanong natin. Ang malaking tanong natin, nagsimula ang 2020 with a pandemic. Di po ba? Pero bakit ngayong 2021, parang wala halos tayong pinagbago? Ha? Kung meron man siguro, kakaunti lang. Why do we dwell on negative thoughts? Ang ating malaking tanong for tonight, bakit ka nega ngayong 2021? Sinimulan niya ng mga pagbabakuna, yung mga illegal nga daw yung kanilang pagkuha, no? Sinimulan niya ng mga karahasan, ano? Yung mga hindi pagsunod sa ating mga quarantine policies at rules, no? At kung ano-ano pa, no po? Yung mga bagay na yan ay laman lagi ng ating isipan. Pero ito po sa society, kayo po ba, meron po ba kayong dinaramdam? Meron po bang laman ng iyong saloobin na nangyari nung mga nakaraan pa pero paulit-ulit po ninyong iniisip? Ika nga eh, you are ruminating on negative thoughts. Yan po ang topic natin ngayong gabi, Internet Universe, dito po sa Healthy Chat. Bakit ba
kapag negative, laging laman ang isip mo kahit ayaw mo. Bakit kapag ka negative na pangyayari, mga pagkakamali, lagi nating nare-recall at lagi nating natatandaan. At ang malaking labanan dapat natin, ano, o ating challenge dito, eh, paano natin yan maiwasan? Yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong gabi dito po sa Healthy Chat Internet Universe. Ha? Kaya yan ang ating ibubungad po sa inyo. Okay? Importanting-importante na we think positively. Pero hindi natin nagagawa palagi yan eh. Kaya ito nga pong malaking tanong. Why do we dwell on negative thoughts? Ha? Yan ang topic natin for tonight dito po sa Healthy Chat. At ang resource natin po ay nanggaling po sa www.healthline.com. Ayan, ha? So yan ang pag-uusapan natin, Healthy Chatters. Why do we dwell on negative thoughts? Ang tawag nga nila dito, rumination. Pero alam niyo po ba, ang rumination po ay may kinalaman sa pagkain ng mga hayop. Ito, babanggitin natin, Internet Universe. Ha? Ito po. Ay, pero bago daw tayo magpatuloy, eh, sana po magkaroon kayo ng pagkakataon na matulungan ang inyong your friendly pediatrician online, no? Para maipagpatuloy ko po ang mga ginagawa nating information, awareness, no? Yung mga attitude and life-changing moments natin. Dahil ang atin pong objective sa Healthy Chat is to influence the way people think and feel, no po. Please help me out para magkaroon tayo ng healthier generation. You can visit my PayPal account, paypal.me/yourpediaonline. Pwede rin po ninyo akong samahan sa Twitter, no po, at Doc Ato. At maganda po, puntahan ninyo, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, The Doc Ato, para po sa mga engaging videos at marami pang iba. So support a healthy chat, meaningful conversations, sensible talk, stories that make sense are worth sharing. Tulong na po ninyo yan sa Healthy Chat para mas marami pa po tayong matulungan ngayong 2021. Ayan, ha? Uy, bati muna tayo sa ating kaibigan, no? Ha? Sabi ni Dr. Anne Marico Imperial, bawal Negatron. Dapat lagi Optimus Prime. Nako, mukhang panahon natin yung cartoons na yan, Ana. Yan mo, ayos na ayos pa rin ang Transformers, ha? Buhay pa rin yan sa dugo ng mga Pilipino. At ang mga Pilipino nga dapat tayo very resilient, ha? Ito pa, thank you Anne for tuning in dito sa A Healthy Chat. Ito pa, uy, ang aking asawa, Leonor Castro Basco. Oh, pero ang gumagamit ata yung aking anak. Sabi, hi, this is Princess. Hey, good evening, Princess. And I do hope you're doing well. You're doing okay with your allergies. No? Next time po, mga ka-internet universe, pag-uusapan natin allergies. Kasi yan ang pinaka-problema namin dito sa bahay. Eh, no? So, if you would like to support A Healthy Chat, punta lamang po kayo sa paypal.me/yourpediaonline, and you may also visit my other accounts. Ang Twitter po at Doc Ato. Pwede na rin po ang aking YouTube channel, The Doc Ato. Support a healthy chat, meaningful conversations, sensible talk, stories that make sense. Ito pa, ang ating mga top fan for tonight, ano? At laging sumusubaybay sa Healthy Chat, taga Pangasinan, Dr. Carlos Prudencio. Hi, good evening, Dr. Ato Basco. Magandang gabi rin, my friend, sa inyo ni Marnie Prudencio at kay JR Prudencio. So, sabi nga ni Ann ko, eh, bawal daw ang negative, bawal ang nega. Kaya lang, may mga tao pong ganyan. At may mga pangyayari sa buhay na feeling ko ayaw umalis sa iyong isipan at sa iyong puso. Kaya bakit ka nega ngayong 2021? Gayong ang mga pangyayaring ito, nangyari naman bago mag-COVID. So meron po bang explanation yan, Doc Ato? Meron po bang paraan para yan ay ating matakasan? Subaybayan po natin at samahan po ninyo ako dito po sa Healthy Chat. Rumination. Kagaya po ng binanggit natin kanina, para po itong pagkain ng hayop. Ayan po, ruminant, kagaya po ng baka. Ha? Ano ibig sabihin ng rumination? Yung nguya siya ng nguya, no? Yung kanyang kinakain, matagal niyang inunguya at laging nasa bibig.
ganyan din po ang ibang tao, ruminating negative activities. Paulit-ulit, laman ng kanyang isipan, panay negative thoughts. Nangyari 5 years ago, laman pa rin ang isip niya. Nangyari 10 years ago, laman pa rin ang puso niya. Nangyari 20 years ago, nagagalit pa rin siya at parang kahapon lang nangyari ito. Yan po ang rumination. Paulit-ulit na iniisip. That person is obsessed with thoughts. At usually, ang mga naiisip niyang ito ay negative thoughts. Ayan na, mga worries, mga pinag-alalahanan niya dati. Naku, nung panahon ng hapon, ganito ang naranasan namin noon. Nung people power, ganito yung naranasan namin noon. Nung ang pangulo ay si ganito, ganito naranasan namin noon. Talagang yung history, mahal na mahal niya. However, ang worries, anxieties, and fears na paulit-ulit po na laman ng ating isipan at ng kalooban, it is not useful. Dangerous for your mental health. Ulitin po natin, ha? Those who are dwelling into negative thoughts, paulit-ulit, at parang kahapon lamang ito nangyari. Nako, malaki po ang impact niyan sa ating mental health status. Kaya anong dapat nating gawin? Well, yan ang ating pag-uusapan, ha? Ngayong gabi. Bakit kanega? Ngayong 2021. Ayan, ha? So alam na natin ang ibig sabihin ng rumination, internet universe, ha? Paulit-ulit na iniisip, you are obsessed with a thought. At ang thought na ito karaniwan ay negative. At kapag negative thought, nako, ang laki ng consequence nito. Hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Di po ba, internet universe? Baka meron kayong kakilala na ganito. Palaging nega ang lumalabas sa bibig dahil nega ang laman ng puso at isipan. Ayan, ha? So, why do we dwell on negative thinking? Bakit may mga tao talaga na pagkausap mo, ang bigat ng kalooban? Ha? No? Yung hindi pa makaget over, hindi makaget on. Diba may mga ganyan tayo o move on? Diba? No? Crush mo dati, niligawan mo, naging girlfriend mo, naging karelasyon mo, nagkahiwalay kayo, tapos ngayon okay na magkahiwalay na kayo ng buhay, may sarili na kayong pamilya, and yet, dala-dala mo pa rin yung hinanakit doon. Naku, reliving the past. Rumination po. Obsessed with negative thoughts. May mga tao pong ganyan. Nalugi ka, base mo na lang sa experience or charge to experience. Pero ngayon na okay ka na, lagi mo pa rin dala-dala. Iba po ito sa inaalala mo ang nakaraan dahil yan ay learning experience. Iba po ito. Ang rumination is being obsessed, paulit-ulit na nasa memory o tanda mo, no? Alaala ang mga negative thoughts. Now, why do we do that? Bakit po nangyayari yan? Ito po ang ilang explanations. Una, ang sabi ng iba, you would like to gain insight about your life or problem. Sabi nila, naku, kaya Doc Ato, palagi kong tinatandaan yung araw, ha, na nalugi ako sa business, nang sa ganun, matuto na ako nang hindi na ito maulit. So therefore, niyayakap mo yung negative thought mo. At pag niyakap mo yan, there's no way you can move forward. Okay? Second, may history ka ng trauma. Ha? Masyadong malaki ang pagkalugi mo. No? To the brink na naging desperate ka, to the brink na na-depressed ka masyado, di ba? No? May mga tao pong ganyan. Pero now that you have moved on, sana po wag na mag-dwell. Pero yan ang isa sa mga dahilan. May history of trauma. Diba? Namatayan ka. No? Pangatlo na sinasabi nilang dahilan kung bakit nagkakaroon ng negative thoughts and obsession in such thoughts is because you are facing ongoing stress. Ayan. Kaya masyado kang nag-iisip ng mga negative dahil may mga triggers na aalala mo uli yung mga bagay na nakaraan. Naalala mo yung iyong mga hinanakit,
yung mga takot, anxieties, fears at worries bumabalik sa alaala dahil ngayon na present day, ikaw ay under stress. Pero Internet Universe, hindi po lahat ng tao ganito. Sino po karaniwan ang madalas na nagro-ruminate, yung obsessed with thoughts or negative thoughts at that? Una, yung mga perfectionist. Palagi pong nagwo-worry o nag-aalala ang mga perfectionist dahil if things go wrong, sinisisi nila yung sarili nila. Ganyan po ang mga perfectionist. No po. Pangalawa, na mga tao na kadalasan ay nagiging nega ay yung tinatawag nating neurotic. Yung lagi talagang nagwo-worry, maliit na bagay lang pinag-aalalahanan na talaga. No? At pangatlo, yung overly concerned with relationships. Masyado mong mahal na mahal ang iyong boyfriend o girlfriend o ang iyong asawa. Lagi ka tuloy nag-aalala. As if dala-dala mo yung pinggan at plato at kapag wala ka, hindi siya makakakain. Di ba may ganyan tayo, Internet Universe? Now, para malaman po ninyo kung anong personality po ang involved sa rumination or obsessive thought, pumunta lamang po kayo sa FB page po ng Your Friendly Pediatrician Online. Pwede rin po kayong bumisita sa aking YouTube channel, The Doc Ato. Makikita po ninyo more than 60 videos na po tayo at may isang video doon that talks about your personality type. Hanapin lang po ninyo yung Ocean Adventure na video sa FB page ng Your Friendly Pediatrician Online or sa YouTube channel, The Doc Ato, para po mapag-aralan at malaman ninyo kung ano ang personality type ninyo at kung kayo ay at risk na magkaroon ng obsessive thoughts. Dahil yan ang topic natin. Bakit ka nega ngayong 2021? So binanggit po natin ang mga dahilan, Internet Universe, and sometimes we need to move on. But how, Dr. Basco? Paano po namin gagawin yan? Narito po ang ilang mga paraan mula po sa healthline.com and at Your Friendly Pediatrician Online. Kung papakita ko sa inyong litratong to, it is easier to stop negative thoughts from progressing rather than when you are stuck with it. Ano ibig nating sabihin? Kapag meron pong mga negative thoughts, it will end you in a spiral. At alam niyo yung spiral, itong picture natin na black and white, ano yung photo, pababa, hinihigop ka, parang merong kumunoy. Kaya po, pagpalagi at obsessed sa mga negative thoughts, ang tawag natin dyan, rumination, paulit-ulit na lang ang iyong kwento, ang negative na experience mo sa buhay, it will pull you down and you will stay down. Kaya, ang mas magandang araw dito, habang paakyat ka pa lang at hirap ka doon sa bato, doon sa negative experience mo, mas mabuti to stop it. Dahil pag yung batong yan ay dumausdos pababa, tuloy-tuloy na po yan. Kasama kayo, Internet Universe, ha? So, Dok Ato, nakakatakot naman yung topic mo. Pang mental health yan. Palagi kami nagwo-worry about COVID, about the economy, saan kami kukuha ng pagkain, ng pang-sweldo, pang-pambili, mga bagay-bagay, no? So yan po, pag-uusapan natin. And it all starts in the mind, ha? Uy, bumati po muna tayo sa ilan nating mga kasama. Kagaya po ni Clara, ang nganan, ha? Good evening, Doc Ato. Magandang gabi naman sa'yo. And thank you, Clara, for tuning in dito po sa Healthy Chat, ha? Ito pa. Uy, batiin din namin si Dr. Noemi Basiles. Hi, Noems! Happy New Year sa'yo. I miss you, ha? Kumusta sa asawa mo at sa iyong dalawang magandang anak? Ayan, ha? Naalala ko, dalawang babae nga ba ang iyong anak? Correct me if I'm wrong, ha, Noemi, no? Maraming salamat for tuning in sa Healthy Chat. Start of a new year,
start of a healthy chat. Uy, ang aking kaibigan, ha? Na taga Singapore. Singapore ba o Hong Kong tayo, Laura? Ha? Good evening, Doc Ato. Relate ako sa topic mo ngayon. Very nice topic na i-share ko sa mga friends ko dito sa Singapore. Ayan. Thank you naman, Laura. Mag-ingat kayo dyan sa Singapore, pati ng mga kaibigan mo dyan. Shout out tayo sa mga friends ni Laura Rante dyan po sa Singapore. So, Internet Universe, ang pinag-uusapan po natin, bakit ka nega? Bakit dala-dala mo ang negative experience at negative memories ngayong 2021? Is there a way to escape that? Alamin po natin ngayong gabi dito po sa A Healthy Chat. So it is easier to stop a negative thought when it is still starting rather than you allow it to get stuck in your mind. So ito na po, tip number one. Pag nagsimula ka na raw ng negative thought, ang isa sa pinakamadali mong gawin, Internet Universe, is to distract yourself. Dahil ang negative thought, pag ikaw ay na-obsess at napako dito, ang hirap na pong kumawala. Kaya ang first tip natin, napakadaling gawin. Distract yourself. So kung nakikita nyo sa litrato, the moment that you feel that you are under the rain cloud, na uulanan ka, tapos may mga sentimental music kapag naririnig, no? Pagmasdan ang ulan, unti-unting pumapatak. Diba? Call a friend or family member. If you want, available naman tayo dito sa A Healthy Chat, ha? Makichat po kayo sa atin. Send me a message sa FB page po ng Your Friendly Pediatrician Online. And I'll do my best, ha? To respond to your queries and your questions. Distract yourself. Yan po ang unang-una ninyong gagawin. Eh, Doc, paano kung long distance? Wala akong family member dito sa lugar na ito. Or malayong aking mga kaibigan. Or baka busy sila. What can I do by myself? Ito po ang ilan pang suggestions to distract yourself. Doing chores around your house. Keep yourself busy, mga healthy chatters. Maghugas ka ng plato, kumain ka, magluto ka, no po, mag-ayos ka ng kung ano-ano. Ha? At yung iba naman, watching a movie. Kaya lang ang mahirap dito, healthy chatters, pag malungkot ang iyong mood, baka malaki ang chance na malungkot din ang movie na iyong papanoorin. So medyo hinay-hinay lang tayo, ha? Pero marami pong choices, lalo ngayon sa mga online movies na available sa internet. Draw a picture. Nako, kaya yan ang maganda eh. Palagi ka dapat may mga scratch paper sa bahay mo. Para naman sa ganon, you distract yourself. Kung hindi ka man marunong mag-drawing, okay lang yan. Just scribble. Do something. Make yourself active to distract yourself, rather than focus on the negative thought. Tandaan po ninyo, pag binuksan nyo ang inyong isip at puso sa negative thought, ang dali niya kayong matrap or makapture. So sa simula pa lang, distract yourself. Eh Dok, hindi po ako marunong mag-drawing. Kuha kang libro. O ito, tanong ko sa iyo, Internet Universe. When was the last time you held and actually looked in a real book? Ha? Simula po nang nagkaroon ay ng internet, ilan po sa inyo ang nakahawak na at nagbasa ng totoong libro? Eh baka ang libro, ginagamit yung patungan na lang ng mga laptop ninyo o tablet. Ha? Baka naiipon na lang ang alikabok dyan. So grab a book, sit down, and start browsing. Start reading in order to distract yourself from rumination or obsessive thought thinking. Sometimes, kung ayaw mo talaga ng ganito at medyo mahirap para sa iyo dahil work, you consider it as work, walk around your neighborhood. Diba? Maganda ka nito, makakapag-exercise ka pa. So, just wear your mask tsaka face shield. Observe mo yung mga quarantine protocols natin, no? Lakad ka lang. Ang maganda nga niyan, be sensitive to your surroundings. Baka naman,
in deep thought ka. Hindi mo na napansin na may sasakyan na palang dumadaan, no? So, importante po yan na maging self-aware at self-conscious ka. So, the first thing that you would do when negative thoughts are entering your mind, they're trying to penetrate your brain, your memory, no? Distract yourself. Call a friend or family member, or you might want to call your friendly pediatrician online. Doing chores around your house, magluto ka, kumain ka, maglinis ka. Kung gusto mo, matulog ka. Pwede. Watch a movie. Magandang movie, yung hindi related, makakapagpasaya sa'yo. Ika nga, no? Draw a picture. Scribble. Read a book. Yung totoong libro, ha? Hard copy. Na hindi kinakailangan na hardbound. Kasi mahal po yun, eh. No? Hard copy. Totoo na papel. Or you can walk around your neighborhood. That is the first thing that you should do to avoid rumination. So tatandaan po ninyo, Internet Universe, ha? Bakit kanegang ngayon 2021, baka po hindi ninyo ine-entertain na may magagawa ka pa. Or baka naman masyado nung ini-embrace ang negative thinking or negative thought. So distract yourself, Internet Universe, nang sa ganun, makawala kayo from the bondage of obsessive thought. Ayan, ha? Uy! Batiin natin itong kumari ko, ha? Myla Bautista, hey, Happy New Year, Doc! Have read a few books since the pandemic started. Sobra lang nakaka-distract minsan and I forget the time. Oo nga, lalo kapag may household chores na ginagawa, ano? At lalo kapag ang asawa mo very active, kagaya ni AJ. I love you, my friends. I miss you guys, ha? Pakikumusta ang mga bata. Please hug them for me, ha? Yung mga bata. O, lalo yung inaanak ko. Hugs na lang muna, ha? At saka greetings at shout out. I love you guys, ha? Take care. So, yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Ano ang kaya mong gawin once negative thoughts set in? Para hindi ka nega, the first thing you do, distract yourself. Madaling gawin. Hindi po ang magastos. Next, ano pa ang pwedeng gawin once face mask, walang face shield. Dahil yan ay nasa isip mo lang, harapin mo na. Pero ito nga yung biruan namin. Kung nasa college tayo, di ba AJ, Anton? You cannot face a problem if the problem is your face. Agree po ba kayo, Internet Universe? Ha? Sabi nila, no? Pero seriously, harapin daw ang negative thoughts. Dahil palagi kang kinukulit, palagi siya laman ng isipan mo, baka it's high time na harapin mo na. Nangyari sa'yo 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, hanggang ngayon dala mo pa rin, hoy, a healthy chatter. Baka it's time for you to grow up and move on. But before you leave, face your fears, face your problems and your worries. Face your negative thoughts and mistakes. Make an outline of the steps you need to take. Hindi pwede na, okay na yan, sarado na, case closed na, I can move on na entirely. Hindi po ganun. Ang binabanggit po dito sa Healthy Chat, para magkaroon ng permanence at closure from your negative thoughts, make an outline of the steps you need to take. Sometimes it is noteworthy, no? To ask people, especially people who have been there or who have experience, para po matakasan at makawala kayo from the bondage of a negative experience. Be specific in your actions. Ibig nating sabihin dito, Doc, dahil nalugi ako sa business 2 years ago, ngayon medyo nakaka-recover na. Pag laging bumabalik sa isip ko, itong nangyari sa akin, yung mga nanloko sa akin, no? Nako, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Ay, teka, ang topic natin ngayong gabi, bawal ang nega. Ha? We have to move on. And I'm helping you to move on. Face it, nangyari na, past na yan,
then we're moving on and there's no way but forward. Make an outline of the steps you need to take and be specific in your actions. Kung gusto mo, ikat mo na yung relations mo sa kanila. Diba? I-delete ko na yung number nila sa cellphone ko. Ayun, okay na step yan. O kaya i-block ko na sila sa Facebook. Okay na step yan para mag-move on ka. These are doable, specific, and realistic steps para ikaw ay makapag-move on. Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Di ba? No? So when you erase people, unti-untiin po ninyo. No? Unti-untiin ninyo. Mas madali yan para sa inyo at para po makapag-move on from the negative experience. So face it. Face your fears. Ha? That's number two pagdating sa mga activities or strategies that we can do para hindi ka maging nega ngayong 2021. Ang harap pa na, ang hirap pa naman na maging nega, no? Tapos, sa akin din lang, dito lang sa healthy chat, ipabayaan mo na. Diba? To each his own na. So face it, ha? Pero tandaan niyo, ha? Sabi nga nila, you cannot face a problem if the problem is your face. Agree ba kayo, healthy chatters? Let me see in the comment section. Tingnan natin kung agree kayo that you cannot face a problem if the problem is your face. Ayan, number three. Yun sa mga tips natin para makapag-move on tayo from negative thoughts. Tawag natin dyan, rumination. Thinking o negative thought. Ayan, number three. Take action. Yung number two natin, sinulat mo lang. Ito, totohanin mo na. Totohanin mo na. Wala na yung mga patumpig-tumpig. Huwag ka na magbalak-balak na sa susunod ko na lang i-delete yung account niya sa Facebook. Sa susunod ko na siya i-block. Wala nang ganun. Take small steps. Ha? Share it with someone who can motivate you. Kung meron kang asawa, share po ninyo yung inyong saloobin. Nako, ang sarap ng feeling kapag ikaw ay nakipag-usap to a person that you really trust. No po. At alam nyo, pagka ganyan, ang laki ng support system mo. At syempre, kung hindi naman palaging available ang iyong asawa, ha, you can make a journal of your progress. Ang ibig nating sabihin, gumawa po kayo ng diary. Diary of your progress. Ha? At nang sa ganun, itong mga thoughts, yung rumination natin, hindi na paulit-ulit. So take pill, hindi lamang panay ngawa. Meron ka rin dapat gawa. Ayan, ha? So Internet Universe, I do hope you're learning and you are enjoying this topic of ours. Kung hindi ka man nega ngayong 2021, baka meron po kayong kakilala na ganito ang pagkatao. Palaging negative. Pagkausap mo, the page at sa YouTube channel, hit the subscribe button and the bell para meron kang reminder ng mga alright. Action.
para makawala sa negative thoughts, emotions. Number 4, question the thought. Ayun. Ha? Pag nasimula ka na ng iyong negative at sentimental thinking, tanungin mo ang sarili mo. Ayan po, napakalaki ang nakasulat. Is it worth it? Is it worth my time? Is it worth my effort? Sayang ang oras, di ba, Internet Universe? Sayang ang opportunity if we dwell on negative thoughts and feelings. Usually, when we make a mistake or merong traumatic experience, yan ang malaking impact sa ating mindset. Di po ba? So you question the thought, why am I thinking like this? Bakit ba ako nag-iisip ng ganito? Bakit ganito ang aking pakiramdam? Is it worth my time and my effort? Lalo ngayon, moving forward na tayo. Ika nga, ha? We are now adapting with COVID in our midst. Huwag mo nang dagdagan yung worries mo ng mga nangyari na dati. So please, question the thought. I-challenge nyong sarili nyo and try to answer this question. Ha? Is it really worth it? Is it worth my time to dwell on negative emotions and negative thoughts? Is it worth my effort? Nakakapagod lang yan, Internet Universe. 5 years mo na paulit-ulit sa isip mo. 10 years na nasa kalooban mo. 20 years na ang nakaraan and still you ruminate and very obsessed with negative thoughts. Maybe time to let go and a healthy chat is helping you out. So tip number 4, question the thought. Is it really worth it? Why am I thinking like this? Is it worth my time? Is it worth my effort? More often than not, ang sagot niyo po dyan, hindi. I have more things to do. I have more important things to consider. Okay? Pero dahan-dahan lang, Internet Universe. Ha? Do not force yourself. Okay? So, suggestion number 4, para hindi ka nega ngayong 2021. Strategy number 5, review your life goals. Ayan, Internet Universe, ha? Pag sinabi nating review your life goals, eh kailangan meron ka munang goal na totoo. Diba? And how do you do that? You can only review your life goals kung meron po kayong personal goals. Ayan, ha? Assessment check. Ano ba gusto mo sa buhay? Ano ba mga kaya mong gawin? Realistic goals versus achievable goals. Alam po ninyo, sa dami na ng ating mga educational, entertaining, and engaging videos, puntahan nyo lang po ang FB page ng Your Friendly Pediatrician Online, makakakita po kayo ng mga personal goal check para po matulungan natin kayo sa inyong mga life goals para magkaroon ng direksyon ang iyong buhay at nang hindi ka palagi nakababad sa negative thinking or rumination. Hindi ka trapped sa obsessive thinking ng negative thoughts. Yan po yun, no? Review your life goals. At magagawa nyo po yan with help from other people. Your friendly pediatrician is here to help you out. Dito po sa A Healthy Chat. So please visit my FB page. Pati na rin po ang YouTube channel, The Doc Ato, para sa mga engaging, entertaining, and educational videos. So ang tanong natin ngayong gabi, ha? Bakit ka nega ngayong 2021? Kung hindi ikaw yan, baka yung katabi mo, nega. Ha! Naku, makakatulong po tayo dyan. Please share this video. At para po dun sa mga ngayon pa lang nag-tune in, this is recorded. Mapapanood nyo po ang ating show live. Pwedeng mag-shout out at watch party. Pero kapag ito ay recorded, you can view it in your most convenient time. Ayan, ha? Uy, makibati lang daw muna tayo, okay? O, binabati po natin ang aking biyanan, my favorite, my one and only mother-in-law,
Nora Melesio Castro watching with you from Canada. Ayan ha. Uy. Tapos yung aking asawa, ang aking anak, ayan. Heart heart. Ako, thank you naman, ha? Sweetheart. Thank you. Kaya bihira ang negative thinking dito sa bahay eh, ha. May mga nagpapasaya sa atin dito. So ipagpatuloy po natin, Internet Universe, ano pa ang ating mga tips or strategies para hindi paulit-ulit, hindi kayo trapped sa negative thinking ngayong 2021. Tip number 6, work on your self-esteem. Work on your self-esteem. Ano po ibig sabihin nito, Internet Universe? Alam po ninyo, kapag nagkaroon ka ng traumatic experience, near death, na aksidente ka, namatayan sa family, no? Nalugi sa negosyo, no? Yan ganyan, nawawala ang iyong self-confidence. Yung iba pati ang iyong self-identity, nawawala. Kaya ang madalas na mga tao na nagiging biktima ng rumination, obsessive thinking on negative thoughts, you dwell on those things dahil nawala ang iyong self-confidence or even sense of self. Kaya ang susunod nating tip, kailangan pong pagtuunan ninyo ng pansin. Work on rebuilding your self-esteem. Buhayin uli natin ang tiwala mo sa iyong sarili. Buhayin natin ang iyong kalooban na may magagawa ka. Kaya isulat po ninyo, make an inventory of your traits and skills, yung mga kalakasan mo, yung mga magiging, no? At magiging seryoso ka. Pero sometimes, some people have difficulty identifying their true self. Kaya ang tip natin sa A Healthy Chat, ask people who know you. Sino ba yung mga kaibigan mo na kilala ka? Yung mga mahal mo sa buhay, ha? Yung mga tinatawag nating significant others. Pwedeng tawagin na loved ones, but these people are people that you trust. People that care for your welfare. Medyo ingat kayo, Internet Universe, because pag nagkamali kayo ng taong tatanungin, baka naman lalo kayong ma-depress. Diba? E ako, may mga kaibigan ako, sila yung mga go-to. Ha? Sila yung mga pinupuntahan ko pag nagkakaroon ako ng mga concerns, lalo concerns sa aking buhay. Diba? Yan yung mga tao go-to. Ikaw ba, Internet Universe, meron ka bang tao that you can go to? Is it your wife? Your parents, mga kapatid mo, siblings, a very close relative, or a friend na pwede mong takbuhan. Yan, ha? I can name, no? Ang dami nila na pwedeng mga go-to. Kapag ka pagdating sa business, no? Yan, ang mga kinakausap ko dyan, si Vernon de Gracia, o kaya si Gil de la Cruz, no? Pagdating naman sa mga pag-practice na pagiging doktor, andyan si Dr. June de Montaño. Yan ang mga kinakausap natin, no? Pagdating halimbawa sa mga bagay sa communication skills, nako, nandiyan si Burns Kaasi. Yan ang mga na-go-to natin. So sa bawat aspeto ng iyong buhay, dapat meron ka laging pinupuntahan, yung go-to guy, go-to person mo, ha? Well, I can offer to you. Pwede po tayong mag-chat dito sa A Healthy Chat. You can go to my FB page. At pwede tayong mag-usap dyan, ha? Dito po sa Healthy Chat. The FB page is down here. Your Friendly Pediatrician Online. Ang YouTube channel natin, The Doc Ato. So, kung hindi po ninyo kaya to work on your self-esteem alone, then ask people who know you. And then appreciate yourself, Internet Universe. Para hindi tayo maging nega ngayong 2021. No? Kahit na medyo manipis na ang buhok nyo, advantage pa rin yan. Be thankful. Compare mo yan sa mga kalbo. Diba? Kung ikaw naman, medyo maliit yung height mo, magpasalamat ka.
no? Kasi at least exempted ka dun sa mga binabayaran na may height requirement, di ba? No. Kung ang paa mo masyadong malaki, okay yan. No, mas mabilis ka makakatakbo. Sabi nila, at pag lumangoy, meron kang flippers. Nako, internet universe, napakaraming dahilan para ikaw ay magpasalamat. So please, also find time for tip number 6. Work on your self-esteem, no? So we can escape rumination. We can escape obsessive thinking of negative thoughts and experiences. Para hindi nega ngayong 2021. Make an inventory ng traits and skills mo. Ask people around you, your significant others, and appreciate yourself. Yan po, ha? Pwedeng gawin at kayang-kaya. Simulan po ninyo ngayong 2021. Tip number 7. Ito po, hindi nyo kailangang bumili. Hindi po ito magastos. Try meditation. When negative thoughts are starting to enter your mind and it affects your daily activities, no? Breathing exercises po, napakadali pong gawin. Mindfulness at even mantra. Mantra yung mga malis ka dyan, layuan mo ako. Yung mga ganyan, ano? Pero subukan po natin, internet universe, yung tinatawag nilang breathing exercises. Ngayon po, na panahon ng pandemya, pagka ikaw binagabag ng negative thoughts, meron daw pong breathing exercises for this. Ano nakalagay dito? Ayan. Breathe in 3 counts, hold your breath for 3 counts, and then breathe out 5 counts. Ayun, ha? Subukan po natin. Breathe in. Sabayan niyo ako, internet universe. Ha? Dahil live at online po kayo ngayon, sabayan po ninyo ako para ma-relax tayo. Ha? Masarap yan. Para after a healthy chat, makatulog at makarelax na po kayo. So breathe in 3 counts. Sabayan po ninyo ako. Sit properly. Breathe in 3 counts. 1, 2, 3. Hold your breath for 3 counts. 1, 2, 3. Exhale 5 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Medyo nakakapagod. Kulang sa practice. Ulitin po natin. Breathe in 3 counts. 1, 2, 3. Hold your breath for 3 counts. 3, 2, 1. Release the air 5 counts. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, gawin po ninyo. Ha? Kahit makalima hanggang 10 beses kayo. Dahan-dahan lang po. Dahil baka yung ibang tao ay mahilo. Dahil hindi tayo sanay. Medyo nakakapagod din po palang gawin yan. Mga breathing exercises na yan. But it works to free your mind of negative thoughts. Try meditation. Hindi po ninyo kailangan na maupo, umattend ng school, manood ng video. Ito lamang po. Breathe in 3 counts, hold your breath for 3 counts, and then breathe out 5 counts. Mas mahaba yung breathing out, sabi nila, ha? Para daw yung mga negative na mga waves, negative energy, unti-unting lumabas sa iyong katawan. Ayan, ha? So, internet universe. Okay pa po ba kayo? Ha? Are you still with me ngayong January 2021? Start of the year. Pinag-uusapan natin, bakit ka nega? O baka may kilala kang nega ngayong 2021? Baka para sa kanya ang video na ito. So, i-share po ninyo ang link ng A Healthy Chat sa taong kilala ninyo na palaging nega. Laging negative mag-isip, negative magsalita, negative ang mga kilos, pati ang itsura, taong negative. May mga ganyan po. At tulungan natin sila. Everyone should be happy. There's a reason to smile about, ha? Ngayong 2021. So, pagpatuloy po natin, ha? Ating tip number 8 para hindi nega
ngayong 2021. Tip number 8, understand your triggers. Sa simula ng ating show, bakit daw ang mga tao nagkakaroon ng consistent and regular na negative thoughts at emotion? Dahil may nagtitrigger sa kanya. Kung nung 5 years ago, nahirapan siya dahil wala siyang trabaho, ngayong 2021, hirap pa rin siya dahil wala pa rin siyang permanent na trabaho. Yun ang kanyang trigger. Hirap siya dahil hirap sa trabaho. Kaya ang very important po dito, Internet Universe, understand your trigger. Hindi nag-o-offer ang healthy chat ng trabaho para sa inyo. Pero magpapasalamat tayo dahil buhay po kayo at may pagkakataon po kayong magtrabaho uli. Kaya once na pumasok sa inyong isipan ang negative thought na nawalan ka ng trabaho, ito po ang itatanong ninyo sa inyong sarili. Anong oras ko ba madalas naiisip yan? Baka naman naiisip ko yan pag ako mag-isa na lang. Mga bandang alas 9, kasi nag-o-online class yung anak mo o yung asawa mo naman, pumasok na o wala sa bahay. Asan ka when negative thoughts set in? Baka nasa kusina, naaalala mo. Kasi nung nag-negative thought ka nung last year na nawalan ka ng trabaho, sa kusina ka nag-dwell, doon ka kumain. Ibinuhos mo sa gulay o sa pagluluto. Diba? Who are you with nung ikaw nagkaroon ng negative thoughts? And what were you doing? Bakit importante ito, Internet Universe? Why do we need to understand our triggers? Kasi po, para maiwasan natin yung nagpapasimula, yung nag-uudyok ng ating negative behavior, ng obsessive thoughts, ng rumination. Pag alam mo na yung mga conditions na nagsisimula o nagtitrigger yung mitya ng iyong negative thought, mas madali natin itong ma-address. Di po ba, Internet Universe? At yan naman ang gusto nating lahat dito po sa A Healthy Chat. Dapat sensible to, relevant ang ating mga stories at mga stories that make sense. So ito po ang tip natin number 8. Para hindi ka palaging nega, understand your triggers. Tignan natin kung ano ang mga nag-uudyok sa'yo ngayong present time para bumalik at bumalik ang mga negative emotions at feelings mo na nangyari noong nakaraan. Alamin po ninyo, magpatulong po kayo, at very important po rito, triggers. Tignan po ninyo ang picture na pinapakita ko ngayon. Ha? Nagga-garden yung babae, nagwawalis. Yung una niyang litrato, nakadapa siya. Tuwing siya ay nagga-garden at nakadapa, yan po, nakaluhod, nagiging negative ang kanyang emotion. Bakit po? Bumabalik sa kanya yung alaala ng mga negative experiences. Kasi yung kanyang action na nakaluhod habang winawalisan yung mga damo sa kanyang garden, ang ganda ng bahay niya, yung movement lang na yun, nakaluhod, nagpapaalala sa kanya na hindi na siya makakatayong muli o hindi na makakabangon sa kanyang negative experience. Kaya ano ang kanyang ginawa? Dahil alam niya na kapag siya ay nakaluhod, nakababa ang mukha sa lupa during cleaning ng kanyang garden, naaalala niya yung mga negative experience niya. Anong ginawa niya, Internet Universe? Bumili siya ng walis na may mahabang tangkay. Ganyan, ano? So, broomstick. Ayan. Kaya ngayon, nakatayo na siya. Pero naglilinis pa rin siya ng garden. Kaya lang ngayon, nakatayo na siya. Tingnan po ninyo. Small actions na identify niya ang trigger niya kaya nagawa niya ng paraan. Hindi siya tumigil sa paglilinis pero binago lang niya ang kanyang posisyon. Dati nakalugmok, nagpapaalala sa kanya ng negative experience, ngayon nakatayo, bumili ng walis na may mahabang hawakan. Ganyan lamang, Internet Universe. Identify and understand your triggers para matigil na ang pagiging nega ngayong 2021. Baka may kilala kayo na palaging nega at dati pang nega, makakatulong po kung i-share ninyo ang ating video
para sa kanya. Alright, pagpatuloy natin, Internet Universe. Number 9, talk to a friend. Ayan, binanggit na natin kanina, ha? Bakit po ganyan? Ruminating on negative thoughts, being obsessed in negative thinking, makes you feel isolated, makes you feel alone. No? So lalo kang nadidepress dahil feeling mo ikaw ang kawawa. Feeling mo ikaw lang mag-isa. Feeling mo walang nakakaintindi sa iyo, pakiramdam mo wala kang kasama. Talk to someone who can give you better perspective. Sometimes nga, sabi natin, yung mga significant people around you. Pero alam po ninyo, Internet Universe, dumadami na ngayon ang kumakausap sa kanilang mga alaga. Kagaya nito, alagang hayop, oh, binubulungan yung kanyang tuta, yung puppy. Yung iba naman, nakikipag-usap sa halaman, no? Kaya thankful ako eh kay Dr. May Gualberto. Ha? Fatima Gualberto. May, salamat ng marami. Dahil yung niregalo niya sa aking poinsettia, palagi kong kinakausap. Ayun, napakaganda. Palaging nag-uusbong ang panibagong dahon. Sisimula maliit, kulay green, eventually nagiging kulay pula. Ayan ha. So, Internet Universe, talk to a friend. It can be a human being or it can be a living thing. Kagaya ng hayop, ayan, mga pets, or di naman kaya halaman. But please, do not talk in front of a mirror. Nakakatakot po yan pag ang kausap mo, iyong sarili. Eh bakit, Dok Ato, nakakatakot yan? Kasi baka sumagot. Hey, nako, time check! Anong oras na? Alas 10 na ng gabi, ha? Naku, malapit na tayong matapos, ha? So ano po ang sabi ng ating kaibigan ni Genevieve Cartas Arquio? Love this topic. Thank you very much, Genevieve, ha? Thank you for tuning in. And please, don't forget to subscribe to my YouTube channel and to share the FB page para mas marami tayong matulungan towards a better 2021. Thank you very much for your support and for tuning in. Anong sabi ng aking mother-in-law? We should always be positive to boost our immune system and look more young and beautiful. Avoid nega emotions and nega people. You got it right, Mother Goose. You got it right, Mother Dear. Ha? Kita nyo? Kaya kita nyo naman yung aking biyanan. Napakaganda. Ha? Mukhang batang-bata. Sinong magsasabi, ha, na 65 years old na yan? Hindi mukhang 65. Oo, ha? Kayo na po ang palang humusga. Yan po sa itsura ng aking biyanan, my one and only mother-in-law. I love you, mommy. Direct to the point ang iyong naging advice. So tip number 9, talk to a friend, ha? Para hindi pa ulit-ulit ang nega. At ang sabi nga ng marami, kagaya ng aking biyanan, Dr. Nora Melesio Castro, avoid negative people. Tanggalin mo na sa FB mo yan. Huwag mo nang i-follow sa Twitter, ha? Huwag mo nang kalimutan mo na 'yan. Number 10 para po sa ating tinatawag na how to avoid negativity, negative thoughts and feelings. Try therapy. Ano po? Meron ng mga online ngayon na psychologist, ha? O binabati ko ang aking kaibigan, ha? Very close friend, Professor Joanne Jang Cantillier ng UP Diliman, Department of Psychology. Yan. Isa sa mga confident ko yan. O dyan ako na nakikipag-usap when I don't feel very good. Okay? Pwede ka rin makipag-usap sa isang guidance counselor. Okay? Si Mr. Floyd Batong Bakal. Naku, kaibigan ko yan. Ha? Floyd, thank you for always being there for me. Ha? Pwede ka rin makipag-usap sa iyong mga pastor kung meron po kayong ganyan. At ako naman, nakikipag-usap din sa mga pari. Ha? Yan ang nakalagay dito,
Tingnan po ninyo ang litrato, itong picture na ito. Talk to a priest. Confidential na, non-judgmental pa, libre pa. O, diba? So, ngayon alam nyo na kung saan ang original na non-judgmental. Dito po, sa mga pare. Confidential na, non-judgmental na, libre pa. Saan ka pa? Diba? O, kaya, Father Felix Maria, Marian Missionaries of the Holy Cross, ha? O, pati na rin kay Father Mickey Cardenas, ha? Ng Tyler Group. Yan, ang ating mga confidant. Diyan tayo lumalapit, no? Libre na, non-judgmental na, confidential pa. Yan, ha? So, Internet Universe, yan ang mga piliin natin, ha? Yan yung mga marurunong na mag-process ng ating mga negative thoughts and negative feelings, no? Number 11, pinakahuli, create a support system. Anong ibig sabihin ito? Alam po ninyo, marami ang mga tao na nagkaroon ng negative or traumatic experience. At marami din po ang naka-move on or naka-ahon from these obsessive negative thinking. Kaya maganda niyan, meron kayong support group. Diba? Pare-pareho kayo ng naranasan. Namatayan kayo because of COVID. Namatayan kayo because of a freak accident. Pare-pareho kayong nawala ng trabaho. O di naman kaya, you just feel sad and lonely because of what's going on around us. Please, feel free to extend your hand at form a support group. Yan po ang sinusubukan natin gawin dito po sa A Healthy Chat. I'm trying to create Internet Universe. Very important. Especially if you would like to get out and escape from rumination, obsessive, negative thinking. May personal automatic hotline ka. Kapag ka pera ang iyong naging problema, ito yung kaibigan mo na tatawagan mo. Pagka spiritual ang iyong concern, ito ang tatawagan mo. Kapag ka relationships, nako, nandito po ang A Healthy Chat, pati na ang Good Morning Couple. Ayan, nako, time na for our final chat. Ayan, ha. So, Internet Universe, ha? We welcome this year, 2021, full of hope at pagtitiwala that everything will be well. Hindi natin alam yung timeline, but we are slowly working. We are slowly getting ourselves organized and we equip ourselves. Kaya po natin yan. Pati ang negative thought, kaya din nating tanggalin. Hindi natin sinasabi na kalimutan mo na. Ang sinasabi natin ay you can move on and live with negative experiences and negative memories or traumatic memories at that. Pwede po kayong makamove forward. Dala-dala nyo lang siya, naaalala nyo, but please stop ruminating. Do not dwell on the past, do not cultivate the past, especially if it's a negative past. Learning experience yan, lagay nyo na sa memory bank nyo yan, pwede nyong ikwento dito po sa Healthy Chat. Mga kwentong may kwenta, kayo po ang bida. Ayan, ha? So, Internet Universe, if you are considering at kayo po ay natutuwa dito sa atin sa Healthy Chat, please consider helping me supporting our program for a healthy generation. Please visit my PayPal account, paypal.me/yourpediaonline. Pwede rin po ninyong puntahan ang Twitter account ko at Doc Ato, at especially mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, The Doc Ato. Support A Healthy Chat, share A Healthy Chat, no, for meaningful conversations, sensible talk, and stories that make sense. Ayan, ha?
So Internet Universe, sa mga nakachika ko ng live ngayong gabi, kung bibigyan po ninyo ako ng grade from 1 to 10, 10 being the highest, ano po ang inyong magiging grade for this episode ng A Healthy Chat na pinamagatang Bakit Kanega ngayong 2021? Sige nga po, lagay nyo nga sa chat box para naman maging okay ang feeling ha ng ating friendly pediatrician online. Ano pong grade ang ibibigay nyo sa inyong A Healthy Chat ngayong araw ng Sabado 2021? Ayan, ano bang score ang nakikita natin dyan? Ha? Uy, ang sarap naman ang iyong nilagay dito sa akin, Genevieve. Ha? Done sharing na po. I love this topic dahil galit ko po na hindi mailabas nung December. Nag-cause ng mild stroke. Nako, 10. Salamat naman ng marami. Ha? Thank you very much, Genevieve. And if you need more topics, you need more entertaining, engaging, and educational videos, please feel free to visit my YouTube channel, The Doc Ato. Ayan ha. Ano pang sabi ni Shara? Siyempre, Doc 10. Thank you naman, Shara, ha, for your support at sa iyong loyalty. Ha? Top fan natin yan sa Healthy Chat. At siyempre, nako, I love you, mami. Kita mo, favorite son-in-law. 10 ang score. Thank you so much. So, Internet Universe, sumain niyo po ang episode na ito ng Healthy Chat. We have meaningful conversations. Ha? We have sensible talk, relevant topics, stories that make sense are worth sharing. Kaya dito po, mga kwento ninyo, merong kwenta. Thank you for joining me. Thank you for supporting me. And please, don't forget, share A Healthy Chat experience ngayong 2021 sa inyong mga kaibigan or sa mga taong mas mangangailangan nito. Ano ang inyong isi-share? Ito lamang po, ang FB page, Your Friendly Pediatrician Online, at ang YouTube channel, The Doc Ato. Alright, uy, maring may ila. Maraming sa 100 plus plus. I love you guys. Thank you kay Anton. Sweet dreams po, ha? Mag-ingat po kayo. Sumain niyo po ang episode na ito ng A Healthy Chat. Maraming salamat. Stay healthy. Love you guys. Bye! We'll be right back.